Ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay merong pamagat, inihandang tahanan para sa lahat ng maliligtas. Inihandang tahanan para sa lahat ng maliligtas. Walang ibang ninais ang Diyos kundi iligtas ang bawat kaluluwa na binulag at dinaya ni Satanas. Walang ibang pagnanais ang Diyos kundi makasama tayo doon sa langit. Ayaw niya tayong madamay. Ayaw niya tayong maramay. Sa isang kapahamakan na dulot ng kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang kaaway, kanyang itinanim ito sa ating kaisipan. Sa pamamagitan ng kanyang kaaway, dinala tayo sa isang madilim na kalalagayan na kung paano hindi natin makita ang liwanag. Kaya nga ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin sapagkat meron siyang inihandang tahanan para sa lahat na maliligtas. Nangungusap ang Panginoon ngayong huling gabi para sa lahat. Kumakatok ang puso o kumakatok ang Diyos sa puso ng bawat isa ngayong huling gabi para ating pagbuksan ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo maligtas. Nais ng Diyos na tayo makasama. Kaya ngayong huling gabi, ipapakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ang isang mga mangyayari sa inaharap, ang mga bagay na mangyayari sa darating na panahon upang kung tayo ay magdesisyon ng nararapat sa ating buhay, ang pag-asa para sa kinabukasan ay mapapa sa atin. Tunghayan natin ang mga tala sa aklat ng Ikalawang Pedro, chapter 3. Verses 9 hanggang 13. 2 Peter chapter 3, 9 hanggang 13. Ano ang sinasabi at ano ang panawagan ng Diyos para sa lahat? Ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Ang katuparan ng pangako ng Diyos na siya'y paparito sa ikalawang pagkakataon ay hindi niya inaantala na ito ay inaakala ng iba na sinasabing, nasaan ang inyong Panginoong sinasabing darating? Nasaan ang inyong tagapagligtas? Nasaan ang inyong Kristo na tinanggap? Hanggang ngayon wala pa. Nasaan ang ipinangako na magliligtas sa inyo? Nasaan ang Kristo na tinanggap din niya? Ito marahil ang sinasabi ng ilan. Ito madalas ang naririnig natin sa mga taong ang kanilang puso'y inilayo sa Diyos. Ito madalas ang naririnig natin magkamisa nililibak pa ang mga Kristiyano ng mga tao na binulag ng katotohanan, pinatigas ng kanilang puso ng kasalanan, kung kaya hindi nila makita ang espiritual na kahulugan na nais iparating ng Diyos sa bawat tao na nais magpasakop sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, ihayag natin ang isang katotohanan na naghanda ang Diyos ng isang kalangitan na tatahanan ng lahat ng maliligtas. Naghanda ang Diyos ng isang kalangitan para malubos ang ating kagalakan na do'y walang kasalanan, walang kamatayan, walang pag-iwalay, walang pagtangis, walang alalahanin, walang problema. Ang focus natin ay ang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang inaakala ng iba na magtataka ng Diyos, mas maiging handa tayo para kung anong oras man dumating ang Panginoon, makakasama tayo sa kaniyang pagliligtas. Mga kapatid, sa pananampalataya, huwag nating inaakalang magtatagal pa ang Panginoon. Kapag iniisip natin magtatagal ang Panginoon, tatama rin tayo sa kaniyang gawain. Hindi tayo makikisangkot sa kaniyang gawain. Madalang tayong susuporta sa kaniyang gawain dahil iniisip natin na matagal pa na darating siya, tsaka na ako tutulong, tsaka na ako susuporta, tsaka na ako gagawa. Sa aming mga kaibigan na hindi pa nakakapag-desisyon ngayong gabi, hindi inantala ng Diyos ang kanyang pagparito. Kundi ang sabi diyan, siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Kung kaya inaantala ng Diyos ang kanyang pagparito, kung kaya inaantala ng Diyos ang kanyang kaluwang pagdating, ang gusto niya, ang lahat ay magsisi. Marami pang mga tao na hindi nagbabalik loob sa kanya. Marami pang mga tao
na hindi nakakapagdesisyon sa kanilang buhay, sa kanilang espiritual na kalalagayan para tanggapin ng Diyos. Masaya silang nabubuhay sa sanlibutan na ito, pero hindi nila namamalayan, unti-unti silang napapalayo sa Diyos. Hindi namamalayan na ang kanilang buhay sa kanilang relasyon sa Diyos ay malayong-malayo. Kaya nga pala ang sabi ni Pedro, hindi inaantala ng Diyos. Mana pa ang sabi ni Pedro, say matiisin. Bakit siya naging matiisin? Gusto niya na tayong lahat ay magsisi upang tayo makamalik loob at sa ating pagbabalik loob, magkaroon tayo ng pag-asa para bukas o para sa kinabukasan para makasama natin ang ating Panginoon. Ano ba ang sabi ng talata? Ang sabi diyan, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Darating ang Panginoon ang sabi para magnanakaw na hindi natin inaasahan bigla na lamang darating. Kung hindi tayo handa ngayon, bukas, sa makalawa, kung dumating ang Panginoon na hindi natin inaasahan, kumusta tayo? Baka maiwan tayo. Kaya salamat sa mga kapatid, salamat sa mga kaibigan na nagdesisyon para sa kanilang buhay na tanggapin ang ating Panginoon. Mapalad at higit na mapalad tayo na tumanggap sa Panginoon. Bakit? Sapagat merong pag-asa sa kinabungasan na nais naming iparating sa inyo. Napakabuti ng Panginoon. Naging matiisin sa atin sapagat matigas ang ating ulo. Pinatitigas natin ang ating puso para lamang tayo ay hindi makapagdesisyon na tanggapin siya, papasukin siya sa ating puso. Para bagang kontento tayo sa ating pamumuhay ngayon. Kumusta tayo bukas? Kumusta tayo sa darating na panahon? Pag dumating kaya ang Panginoon, masisigurado kaya natin ang ating kaligtasan. No, naganda ang Diyos ng isang lugar para sa atin, higit pa sa tinatahanan natin ngayon, higit pa sa mga ginagawa natin ngayon, higit pa sa mga bagay na tinatamasa natin ngayon, ang ibibigay ng Diyos. Kaya nga siya nangangako sa atin. Ang kailangan lamang natin magdesisyon. Buksan ang ating puso, papasukin siya, at kung siya ipapasok, kaya natin i-overcome ang lahat ng mga bagay na para bagang hindi natin magawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang lahat ay gusto kong maligtas, ngunit kinakailangan muna silang magsisi. Darating ako na parang isang magnanakaw sa gabi upang ang sino mang abot ng kung handa, sila ang makakasama ko sa iniandang tahanan na tatahanan ng mga banal. Kaya nga ang sabi pa dyan, sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubo sa sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Sa pagparito ng ating mahal na Panginoon, ang sabi niya, ang sanlibutan na pinuno ng kasalanan na pinuno ng kasalanan na ito ay tatapusin ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Kinakailangan tapusin ng Diyos ang kasalanan at ang ibinunga ng kasalanan para hindi na mabuhay pa sa ikalawang pagkakataon ang kasalanan. Dahil nais ng Diyos na tayo mabuhay, magpawala hanggan na walang anumang kasalanang nalalaman. Kaya nga, ang sabi pa ng talata, ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroon ay mapupugnaw, ang sabi ng Biblia. Patuloy, yamang ang lahat ng bagay na ito'y mawawasak, ano ngang pagkatao ang nararapat sa inyo? Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Yamang ito'y mapupugnaw, ang sabi. Anong klaseng pamumuhay ang buhay mayroon tayo? Sa iniandang tahanan ng Diyos sa lahat ng maliligtas. O ang sabi ng talata, ang sabi niya, mga lahat ng bagay na ito'y mawawasak, ano nga pagkatao ang nararapat sa inyo? Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagka makadiyos. At ang sabi ng verse 12, hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. Sa araw na iyon, ang langit ay masusunog at mawawasak.
ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay matutunaw sa matinding init. Ano yung langit na masusunog? Maaring iniisip natin yung nakikita na nating langit. Meron sinasabing starry heaven. Nandoon ang mga araw, bituin at buwan. Diba? Atmospheric heaven. Itong tinatahanan natin. At ang ikatlong langit o yung ikatlong heaven ay yung tinatahanan ng ating mahal na Diyos. Hindi yun ang masusunog. Ang masusunog ay yung atmospheric heaven at saka yung starry heaven. Yun ang masusunog sapagkat tatapusin ng Diyos ang ibinunga ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang paghatol at sa pamagitan ng apoy na manggagaling doon sa langit. Kaya ang sabi dyan, at lahat na sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay matutunaw sa matinding init. At ang sabi pa ng 13, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa, ang katwiran ay nananahan doon. Papalitan ng Diyos sa ililika ng isang bagong langit at bagong lupa na tatahanan ng mga banal, tatahanan ng katwiran, tatahanan ng mga tao na maliligtas. Ito ang ipinangako ng Diyos para sa lahat. Kaya nga naantala ang kanyang pagparito. Dahil gusto niya ang lahat ay maligtas. Ang gusto niya ang lahat ay magsisi para makasama sa kanyang pagliligtas. Darating ako, sabi ng Panginoon, parang isang magnanakaw. Sa oras na hindi natin alam, darating ang Diyos. Subalit kung tayo handa, meron tayong Kristo sa ating puso, tinanggap natin siya sa ating buhay, araw-araw ay nabubuhay tayong kasama si Kristo, sa kanyang pagparito, anumang oras, handa tayo. Tayo man ay kunin ng Diyos, bukas, makalawa. Kung tayo merong relasyon sa Kanya, at tayo nagpasakop sa Kanya, sa Kanyang kalawang pagparito, bubuhayin pa rin tayo ng Panginoon para ibigay ang ating gantimpala na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Itong mga talatang ito ay nagbibigay din at daan para sa atin upang makita natin ang kabutihan ng Panginoon at ang kanyang mga pangako. Ano nga bang pag-asa nag-aantay sa atin? Anong pag-asa sa kinabukasan kung hindi tayo makakapagdesisyon? Anong pag-asa meron tayo sa kinabukasan kung magwawalang bahala tayo? Anong pag-asa bukas kung hindi natin tatanggapin ng Panginoon sa ating mga buhay bilang ating personal na tagapagligtas? Ating napag-aralan na napakarami sekta ng pananampalataya. Subalit ang lahat ng ito'y inililigaw tayo sa isang tamang pagsamba na sinasabi ng Biblia. Inililigaw tayo ng kaaway ng Diyos paano hindi natin makita ang katotohanan. Inililigaw tayo ng kaaway ng Diyos para pag dumating ang paghukom ng Diyos, si Satanas, kasama ng kanya mga wanted of an angel na nagrebelde sa langit, ay maraming makakasama sa paghatol ng Diyos. Subalit ang Panginoon ay nananawagan sa atin ngayong gabi na kung tayo lamang ay magpapasakop sa Kanya, ang inihandang tahanan ng Diyos ay mapapa sa atin. Ito ang pag-asa sa kinabukasan na nais naming ipaalam sa inyo. Ngayon ang mga tanong, anong magiging bunga kung ating ibibigay ang ating buhay sa Diyos? Anong ibubunga nito kapag ang ating buhay, ang ating sarili ay ibinigay natin sa Diyos? Anong magiging bunga nito? Anong magiging kapalit nito para sa atin? O ang Diyos ay nilubos ang kagalakan para sa atin. Ang sabi dyan, makakasama tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Ito'y review lang. Dahil napag-aralan natin doon sa kalalagayan ng mga patay, meron dalawang klase ng pagkabuhay na maguli. Ang unang pagkabuhay na maguli na sinasabi ng Biblia para ibigay ang ating gantimpala. Ang lahat na nagdesisyon, ang lahat na nagpasakop, ang lahat na tumanggap sa Panginoon, hindi nagwalang bahala sa katotohanan, makakasama sa unang pagkabuhay na maguli upang ibigay lamang ng Diyos ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi dyan, ang magiging bunga ng ating buhay sa pagpapasakop natin sa ating Panginoon, makakasama natin siya, makakasama tayo
sa pagkabuhay na maguli, ang unang pagkabuhay na maguli. Ang sabi ng unang Thessalonica chapter 4 verse 16, sabagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo, ano sinasabi diyan? Ay unang mga bubuhay na maguli. Ang nangamatay kay Kristo na inabot ng kamatayan, dala ng karamdaman, dala ng aksidente, subalit tinanggap nila ang Panginoon bago maaksidente, bago inabot ng kamatayan, pagdating ng Panginoon, ang sabi ng talata, unang bubuhayin sila. Kaya nga kung ipapasakop natin ang ating sarili, ang sabi ng talata, makakasama tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Sabagat mismo ang Panginoon ang bubuhay sa atin. Hindi yung pag namatay tayo, nasa langit na, pag mabait. Pag masama ay nasa impyerno. Anong silbi ng pagparito ng Panginoon? Kung magkagayon, sino pang babalikan niya? Malamang wala na. Subalit narito ang katotohanan ng inihahayag ng Biblia. Para magkaroon ng pag-asa bukas, dapat meron tayong pagbabangong buhay. Para magkaroon ng pag-asa bukas, dapat meron tayong pagsisisi. Para meron pag-asa bukas, dapat ating papasukin ang Diyos sa ating puso na kumakatok gabi-gabi. Subalit ang ginagawa ng kaaway ng Diyos, kasabay nito, dinadaya tayong pilit. Dinadaya tayong pilit. Kapatid, kaibigan, ang lahat ng pinag-aaralan natin gabi-gabi, inyo pong pag-aralang mataman pag-uwi ninyo sa bahay. Kung walang katotohanan ito, maski ako ay lalabas sa iglesia. Pero ang katotohanan ito ay inihahayag ng Biblia mismo na darating ang panahon ang ating mahal na Panginoon ay bababa galing sa langit kasama ng kanyang mga anghel. Ang lahat na nagtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang lahat ng tumanggap sa kanya at nagpatuloy sa kaligtasan kasamang maliligtas. Subalit ang nagwalang bahala na pag-aralan natin kagabi, makakasama sa ikalawang pagkabuhay na magulisahan sa kapahamakan, sa paghatol ng Diyos. Bakit namin sinasabi ito? Dahil mahal namin kayo, gusto namin kayong maligtas. Gusto namin kayong makasama sa langit na inihanda ng Diyos para sa lahat ng maliligtas. Oo, walang ibang goal ang inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan na nagsama dito. Kundi ang malaman ninyo ang katotohanan, magkaroon kayo ng pag-asa sa kinabukasan para tanggapin ng Panginoon bilang inyong personal na tagapagligtas at sa kanyang kalawang pagparito, ang sabi diyan, bubuhayin tayo ng Diyos. Pangalawa, ang sabi diyan, mamanayin natin ang kahariyang inihanda ng Diyos. Mamanayin natin ang kahariyang inihanda ng Diyos. Naghanda siya ng kaharian. Nang sabi ng aklat ng John chapter 14 verse 1 hanggang 3, huwag kayong malungkot, huwag kayong mabalisa sa sanlibutan na ito. Pag iniwan ko kayo, ang kaaway ko, ang sabi, gagawa ng iba't ibang kaparaanan. Maaaring kayo ibibigyan ng malaking problema. Maaaring kayo ibibigyan ng malalang karamdaman. Maaaring kayo ibibigyan ng kalungkutan. Maaaring bigyan kayo ng kapighatian sa inyong buhay para itakwil ninyo ako. O, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mangamba. Sandaling panahon lang ako aalis. Aakyat ako ng langit, pupunta ako sa Ama. Ang gagawin ko ay maghahanda ako ng tahanan doon upang kung handa na ang lahat, ang sabi niya, babalikan ko kayo. Ang sino mang inabutan kung nagtiis hanggang wakas, nagtapat hanggang wakas, kakasamain ko doon, ang sabi ng Panginoon. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya nga, kung ibibigay pala natin ang ating buhay sa Kanya, hindi lamang natin makakasama tayo sa unang pagkabuhay, kundi ang sabi pa dyan, mamanayin natin ang kahariyang inihanda ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 25:34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Anong kasunod? Manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. No, sabi ng Panginoon,
Gumamit siya ng tupa at kambing sa paglalarawan kung paano sila ipapasok sa langit at ang iba'y hindi maliligtas. Nang sabi niya, ang mga tupa'y nasa kanan, ang mga kambing nasa kaliwa. Kaya nga sinabi ng Panginoon, yung nasa kanan niya, ang sabi niya, pumasok kayo, manain ninyo ang karyang hinihanda ng Ama mula pa nang itatag ang sanlibutan. Ito ang dakilang pagpapalang ibinibigay ng Diyos para sa lahat na tatanggap sa Kanya. Ito ang dakilang pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos, ipinagpipilitan, ipinagduduldulan ng Diyos para lamang sa ating kaligtasan. Subalit, kung mananatiling bato ang ating puso, hindi natin makikita ang katotohanan. Maaring mapahamak tayo pagdating ng Panginoon. Ito na lamang ang huling gabi at bukas ang pinaka-climax ng ating pag-aaral. Sana'y kung katuking kayo ng Banal na Espiritu na siyang pag-aaralan natin bukas, kapatid, kaibigan, alang-alang sa Diyos, alang-alang sa Panginoon, pakinggan ninyo at papasukin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, dadamitan tayo ng katuwiran mismo ni Kristo. Isang damit na katuwiran, isang damit na may kabanalan, isang damit na ibibigay sa atin mismo ng ating mahal na Panginoon. Kapag ipinasakop natin ang ating sarili sa Kanya, ang damit na katuwiran ni Kristo, sinisimbuluhan ng Kanyang karakter, sinisimbuluhan ng Kanyang likas, sinisimbuluhan ng Kanyang ugali, ay mapapa sa atin pagka ipinasakop natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya nga merong mga Kristiyano na nagtataka kayo, bakit biglang nagbago yun? Bakit ganun ang buhay noon? Dahil ang damit ng katuwiran ni Kristo ay isinuot sa isang kaluluwa na nagpasakop sa Kanya. Kaya nga merong makikitang pagbabago sa ating likas. Pero kung wala kayong makikitang pagbabago sa Kanyang likas, hindi born again ang tawag doon. Burn again. Bakit? Walang pagbabago. Pero kung may makita kayong pagbabago dahil sa damit na katuwiran ni Kristo, sila yung mga tunay na nagpasakop sa Diyos. Binago sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, binago sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, binago sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Tinanggap nila sa kanilang buhay bilang Panginoon ng kanilang buhay. Hindi sila ang Panginoon, kundi ang Panginoon mismo ang siyang Panginoon nila sa kanilang buhay. Kapatid, kaibigan, hindi pa ang huling lahat, ang Diyos ay tumatawag sa atin. Kaya nga ang sabi diyan, dadamitan tayo ng katwiran ni Kristo. Apokalipsis chapter 3 verse 5, ang sabi diyan, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mabubuting damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng ano? Sa aklat ng buhay kung paano nakatala doon ang mga taong nagdesisyon tumanggap sa Panginoon. Itinatala ang kanilang buhay at ang katwiran ni Kristo ay ibinabalabal sa kanila. Bakit? Sapagkat sa pumumuhay natin sa mundong ito, kung wala tayong damit na katwiran ni Kristo, hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay espiritual. Bakit? Sa ganang atin, wala tayong magagawa. Liban lamang kung tayo'y nakakabit sa puno, ang sabi ni John, na ang punong ito'y walang iba kundi ng ating Panginoon, tayo ang sanga. Kung tayo'y nananatili sa Panginoon, nagbubunga ang ating likas, nagbubunga ang ating ugali, nagbubunga ang ating buhay ng bunga ng katwiran ni Kristo, buhay na may kabanalan, buhay na binago mismo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang damit na katwiran ni Kristo ang kailangan natin. Pero kinakailangan ng sabi dyan, ating ibibigay ang ating buhay sa Kanya para sa mismo ang magbago sa atin. Ang sabi pa ng talata, at ihahayag, ipapahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Wow! Purihin ang Diyos. Hindi tayo kakaya ng ating Panginoon.
ipagmamalagi niya tayo sa ating Ama na nasa langit na sabi niya, sa kabila ng yan ay makasalanan, sa kabila ng yan ay maraming bisyo. Nung aking tawagin siya, tinanggap niya ako. Kaya nga ang puso niya, nakaukit ang aking pangalan, Ama. Kaya nga akin siyang ipinagmamalaki sa iyo. Ang sabi ng talata, ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Isang napakahirap na marinig at masakit na itanggi tayo ng ating Panginoon. Mahirap yon kung itatanggi tayo ng Panginoon sa harapan ng ating Amang nasa langit kasama ng laksa-laksang mga anghel. Subalit anong katuwaan natin kapag kayo pinahayag tayo ng Diyos sa harapan ng Ama at ng mga anghel na sa pamagitan ng kanyang pagkatawag sa atin, tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Pang-apat at panghuli ang sabi diyan, tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang pinaka-climax, ito ang pinakalundo ng panyaya ng Panginoon. Ang buhay na walang hanggan na nais ibigay ng Diyos para sa lahat na magkakaloob ng kanilang buhay sa ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng talata sa aklat ng John chapter 5 verse 24? Basahin natin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi ng talata, hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Dinala tayo sa isang buhay ng Panginoon sa kabila ng makakaranas tayo ng kamatayan. Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa makasalanan ng likas, dadalhin tayo sa buhay na may kabanalan. Mula doon sa dilim, dadalhin tayo ng Diyos sa liwanag. Ang Diyos sa liwanag. Siya lamang ang tanging pupwedeng magliwanag ng ating landas. Wala nang iba. Hindi kailanman tayo maliligaw kung ang ating Panginoon ang siyang ating ilaw. Hindi kailanman tayo maliligaw kung ang ating Panginoon ang siyang mismo ang ilaw ng ating mga puso. Marahil may mga nabautismuan tayo rito na bago pa lamang. Purihin ang Diyos sapagkat narito sila. Purihin ang Diyos sapagkat patuloy silang nakikinig sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ito'y bunga ng pagtanggap nila sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang naranasan nila, ano man pagsubok ang kinakaharap nila, ang mahalagay kasama nila ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat bahagi ng buhay bilang mananampalataya ay makakaranas ng pagsubok, kahirapan, karamdaman, kamatayan, sapagkat ito'y dala ng kasalanan. Subalit tatapusin ng Diyos ang kasalanan. Katulad ng napag-aralan natin kagabi. Gugunawin ang mundo sa pamagitan ng apoy kasama ni Satanas at yung mga kanyang anghel na kapanalig. Kasama ng mga taong hindi tumanggap sa kanya. Lahat ng ibinunga ng kasalanan, ang lahat ng yan ay masusunog sa pamagitan ng apoy na galing sa langit. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ayaw na tayo maghirap ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang plano ang Diyos, kundi tayo ay makaranas ng walang hanggang buhay. Katuwaan, kasiyahan, kagalakan, kasama ng ating mahal na Panginoon. Ito ang orihinal na plano ng Diyos. Subalit ang nangyari, ang kasalanan ay nakaabala sa panukala ng Diyos sapagkat ang tao ay hindi sumunod sa Panginoon. Mas sinunod pa rin ang tinig ng kaaway ng Diyos, kaya nga ang tao ay nagkasala. At nung ang tao ay magkasala, nagpasalinsalin nito. Ipinapanganak pa lamang tayo, nasa tiyan pa lamang tayo ay may kasalanan na. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang gumawa ng ibayong kaparaanan, upang sa mga bagay na gagawin pa lamang natin ang kasalanan, pinapatawad na tayo ng Diyos. Lamang ay kung tatanggapin natin siya sa ating buhay. Kaya nga namatay siya doon sa cross para lamang tayo iligtas sa isang
kamatayan. Kaya nga ang kasalanan ito, ang siyang nag-aabala sa magandang plano ng Diyos, kaya nga ang kasalanan ngayon nagbubunga ng takot na tinapag-aralan ng mga ilang gabi. Nagbubunga rin ito ng pagkabalisa. Nagbubunga rin ito ng damdaming makasalanan. Nagbubunga ng kalungkutan at nagbubunga ng kamatayan. Kaya nga ang mundo na ginawang maganda ng Diyos, ito na ngayon, dala ng kasalanan. Pinarumi ng dahil sa kasalanan. Ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay puno ng karahasan dahil sa kasalanan. Ang mundo o ang langit na ginagalawan natin ngayon ay puno na ng kamatayan, puno na ng patayan. Bakit? Dala ng kasalanan. Ang mundong ginagalawan natin ngayon o ang langit na ginawa ng Diyos ay napahamak, nagkaroon ng kagutom, nagkaroon ng maraming disaster, nagkaroon ng maraming kalamidad, nanupat para bagang imposible na mangyari, subalit nangyayari dala ng kasalanan. Ang mga tao ay naging sakim, ang mga tao ay naging makasarili, kaya nga nagwalang bahala sila anuman ang mangyari sa kalikasan. Dala ito ng kasalanan. Nagkaroon ng karamdaman. Nagkaroon ng iba yung karamdaman pa. At higit sa lahat, nagkaroon ng kamatayan para bagang sinisisi ang Diyos. Para bagang ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig. Pero sa pag-aaral natin sa dalawang linggo, nakita natin ang kadakilan at ang pag-ibig ng Diyos kung paano siya gumawa sa atin. Kaya nga ang sabi ng talata, 2 Peter chapter 3 verse 13, ngunit ang kanyang pangako, ngunit ang kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Ito ang ipapalit ng Diyos. Ito ang inihanda ng Diyos. Ito ang tatahanan ng lahat ng maliligtas. Paano kung hindi tayo nagpasakop? Paano kung hindi tayo tumanggap sa Kanya? Paano kung nagwalang bahala tayo? Kasama tayo sa sanlibutan na ito, natatapusin mismo ng ating Diyos. Bakit? Ang lahat lamang na pangalan na nakatala, na itala sa aklat ng buhay, sila lamang ang makakatahan sa bagong Jerusalem, sa Holy City, na nandoon sa langit, na bababa, after nalinisin ng Diyos sa pamagitan ng apoy, ang sanlibutan na ito. O, nakita ito ni John, ang sabi sa aklat ng Apocalypse chapter 21, verse 1, nakita mismo ni John ang napakagandang Holy City, na kung saan ang mga tao ay pumaparoon upang sumamba sa Panginoon tuwing dumarating ang Sabat para magpuri sa ating mahal na Panginoon. O, ang sabi ng talata, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, ang sabi ni John, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. Ito ang ipinakita ng Panginoon para magkaroon tayo ng pag-asa. Ito ang ipinakita ng Panginoon kay John para sabihin sa atin at itala sa Biblia na meron pa rin kayong pag-asa bukas. Dahil naganda ang ating mahal na Diyos ng isang langit, ng isang tahanan, natatahanan ng mga banal. Wow, kapatid, kaibigan, gusto ko nang makatahan doon. Gusto ko nang makarating doon. Sabagat dito pa lamang sa lupa, punong-puno na ng problema. Salamat at meron Panginoon kami tinanggap. Salamat at meron tayong Panginoong tinanggap. Bakit? Sa kabila ng problema, nandyan ang Panginoon na higit na malaki kaysa sa problema para tugunan ang ating pangangailangan. O kapatid, hindi kailanman magpapabaya ang Diyos sa kanyang mga tunay na lingkod at tunay na mga anak. Kamatayan naman ang kapalit. At dahil sa pag-ibig nila sa Panginoon, hindi sila bibitaw sa pananampalataya. Bakit? Dahil meron silang inaasahan
na isang bagong langit at bagong lupa na inianda ang Diyos para sa kanila. Ang sabi pa ng talata, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ang sa kanila at magiging Diyos nila magpakailan, kailan pa man, sa nawa. Kapatid, makasama nawa tayo sa bagong langit at bagong lupa na inianda ang Diyos. Ang langit ay tunay na lugar na inianda mismo ng ating Panginoon para makasama tayong lahat na pamilya doon. Ang sabi ng aklat ng Isaiah 65:17, sapagkat narito ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapa sa isip man. Ang napakagandang bulaklak na ito'y muling masisilayan. Ang napakagandang prutas na yan muling matitikman sa bagong langit at bagong lupa na pansamantalang itinago ng Diyos upang sa kanyang kaloong pagparito ay kanyang ibabalik ang nawalang Eden na kanyang kinreate nung lalagyan niya ang sanlibutan. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong makakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama once na tayo nakakain doon. Mabubuhay tayong walang hanggang kapighatian ng ating buhay. Kaya nga kinakailangan mabago muna ang ating likas, mawalang kasalanan sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo kapag tayo nagpasakop sa Kanya. Masisilayan natin ang napakagandang mga prutas. Ako'y natatawa kapag tuwing Pasko'y binibigyan kami ng prutas ng aming isang kapatid. At kapag kami binigyan ng grapes, ay tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa kami. Yung aking apo na maliit, pagka kumuha ng isang buwig, kayang-kayang bitbitin ang isang buwig. Oy, tinataas pa, pinagyayabang. Isang buwig ang kanyang bitbit at yun ay kinakain. Alam ba ninyo sa bagong langit at bagong lupa, nalilikay ng Diyos ang isang buwig na grapes, hindi kayang pasanin ng isang tao. Subalit ngayon, dahil sa kasalanan, ang mga ibinunga nito ay napakaliliit na lamang dala ng kasalanan. Pero sa bagong langit at bagong lupa, ang paglalarawan ng mga prutas doon, kung ano yung orihinal na ibinunga noon, ganun ibabalik ng Diyos. Isang buwig na grapes, usong-usong ng dalawang tao. Ganun kalalaki. Bakit? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Gusto niyang malasap ang tunay na kaligayan at katuwaan para sa atin. Ang mga hayop doon, makakasama ng bata. Ang mga lobo, mga ahas, ay makakalaro ng mga bata. Ang mga leon, mga leopardo, kaya naging mabangis dahil sa kasalanan. Pero sa mundong walang kasalanan, napakasarap magalaga, magkaroon ng pet na lion. Ngayon ay yung asa, tuwan-tuwa tayo. Pero doon, gusto kong magalaga ng leopardo. Gusto kong magalaga ng oso. Gusto kong magalaga ng leon. Kasi hindi ko nahahawakan yan dito sa lupa. Pero doon, pwede tayong humigang kasiping nila dahil hindi nagpapanakit, hindi nagsisipanakit. Bakit? Sapagkat walang kasalanan. Lahat ng kinreate ni God ay pawang mabuti para sa kanyang mga minamahal na anak. Narito ang ilan sa mga nagtapat at nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos. Katulad din natin sila. Subalit bakit sila nagtiwala sa Diyos? Katulad din natin sila. Bakit nagbigay sila ng buhay nila sa Diyos sa kabila ng lahat? Makikita natin ang ating sarili na kaya pala nating magpasakop. Kaya pala natin tanggapin ng Panginoon. Kaya pala natin magbago. Kaya pala natin sumunod sa Panginoon. Unang-una si Abraham.
ang sabi diyan. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin ng Diyos, tumalima upang pumaroon saan? Sa isang dagong kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Walang malinaw sa kanyang kaisipan kung saan siya dadali ng Diyos. Basta malaga, dininig niya ang tinig ng Diyos nung siya'y tawagin. Hindi niya alintana kung anong kakainin niya bungas. Ang mahalaga, nagpasakop siya sa Panginoon. Hindi alintana ni Abraham kung mawawalan siya ng hanap buhay. Ang mahalaga sa kanya, dininig niya ang tinig ng Diyos. Alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos. Merong manang nag-aantay sa kanya na hindi nasisira kailanman. Ito ang kanyang tinignan. Kaya nga nanampalataya siya. Kaya nga tumanggap siya. Kaya nga nagpasakop siya. Si Abraham ay makasalanan. Tayo'y makasalanan. Si Abraham ay tao. Tayo rin ay tao. Si Abraham, nakakagawa ng kasalanan. Tayo rin, nakakagawa ng kasalanan. Oh, pero nakasigurado siya sa kanyang kaligtasan. Bakit? Tumugon siya. Dininig niya ang Diyos. Sumunod siya sa Diyos na hindi niya alam kung ano yung bukas. Pero ipinaubaya niya ang kanyang buhay sa Diyos. Kaya nga, si Abraham ay tinawag ng ama ng pananampalataya. Isa rin si Moses na makasalanan. Isa rin si Moses na kagaya rin natin. Isa rin si Moses na naghahangad magkaminsan ng kayamanan. Subalit nung tawagin siya ng Diyos, ang sabi ng talata, sa pananampalataya nang lumaki si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. Isang anak ng isang namumuno sa Ehipto. Isang anak na isang royal family. Pero kanyang tinurn down dahil alam niya na ang tumawag sa kanya, higit na higit kesa namumuno sa Ehipto. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang tumawag sa kanya. Anong ginawa niya? Napinili pa ang Satang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan sa Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Ang inihintay ni Moses, ang gantimpalang ibibigay ng Diyos, kayamanang nagpapalula, kayamanang nagpapalayo sa Diyos, iniwan niya dahil kilala niya ang tumawag sa kanya. Merong kahariyang inianda sa sangkalangitan na paggising nila sa isang umaga, ang kahariyang ito ay kanilang tatahanan sapagkat sila'y nagtapat. Kanino? Sa Panginoon. Sa pananampalatay, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Ganon din si Daniel. Si Daniel na isang lingkod ng Diyos, nagtapat hanggang wakas. Kaya nga ang kanyang tinitignan ay ang mana na ibibigay ng Diyos. Ganon din si Pablo. Si Pablo ay manguusig ng mananampalataya. Subalit nung marinig niya ang tinig ng Diyos, iniwan niya ito. Dahil gusto niyang maitaas ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Gusto niya, natanggapin niya at buksan niya ang kanyang puso sa isang tunay na Diyos na magbabago sa kanya. Matagal na panahon na nabulag si Pablo. Matagal na panahon na naakay sa kasinungalingan si Pablo. Pero nung tawagin siya ng Diyos, nung marinig niya ang tinig ng Diyos, iniwan niya ang lahat ng mga bagay nito at kanyang tinugon ang panawagan ng Diyos sapagkat meron siyang nakikitang isang kayamanang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Nang manang ito ay ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Nang kayamanang ito ay hindi kukupas. Ang kayamanang ito ay hindi mawawala. Ang kayamanang ito ay magpawala hanggan. Na ang kayamanang sinasabi at inaasahan nila na katulad nating makasalanan ay ang buhay na walang hanggan. Ito ang pag-asa sa kinabukasan
na nais naming tanggapin ninyo. Ito ang pag-asa sa kinabukasan na nais namin na maapa sa inyo para makasama namin kayo sa langit na bayan. Oo, kapatid, kaibigan, si Pedro'y ganun din. Si Pedro na matapang. Si Pedro na nagkaila sa Diyos. Nung tawagin siya ng Panginoon, nung tawagin siya ng ating Panginoon, nung tawagin siya ng isang tinig na nagaganyaya sa kanya para magbago, tumugon din siya. Makasalanan si Pedro, makasalanan din tayo, pero nung marinig niya ang tinig ng Diyos, tinanggap niyang panawagan. Hindi siya nagdalawang isip, basta kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Kanino? Sa ating mahal na Panginoon. Oh, ang mga karakter na ito ay katulad din natin sila ngayon na naghahantay ng pagliligtas ng ating Panginoon. Manalangin tayo na sana'y makapag-desisyon tayo ng pinakamabuting desisyon para sa ating kinabukasan. Oh, patuloy ba tayong sasamba sa Diyos sa bagong langit at sa bagong lupa? Ano sabi ng mga talata? Ang sabi ng aklat ng Isaiah 66:23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat natin pinag-aralan na ikapitong araw na dito pa lamang sinasanay tayo ng Diyos, pagdating sa langit pala, mula sa isang sabat hanggang sa panibago, ang sabi ng talata, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaya pala merong isang sabat na itinakda ang Diyos dito pa lamang sa lupa, sabagat dito pa lamang ay nasasanay na tayong sumamba sa Diyos. Sa isang tamang pagsamba, kapiling kasama ang Panginoon. Hindi lamang Espiritu ang ating sinasamba dito, kundi sa bagong langit at bagong lupa, kasama natin ang Panginoon. Nakikita na natin siya ng mukhaan. Sinasamba natin siya. Makikita natin ang butas ng kanyang kamay. Makikita natin ang pilat. Ang pilat ng kabayaran, ng kasalanan, ng sanlibutan na dinala ng ating Panginoon para lamang tayo'y maligtas. Kapag tayo'y napahamak, kapag tayo'y nawala, kasalanan natin. Hindi kasalanan ng ating mahal na Panginoon. Mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng mga naligtas para sumamba sa Panginoon, ang sabi ng talata. Kaharap, kasama ang Panginoon. Para malubos ang ating kagalakan at katuwaan, meron pang ipinakita ang Diyos. Meron pang ipinakita ang Panginoon kay John. Ano yun? Tingnan ninyo, Apokalipsis 22:1-4. Ano yung pinakita? At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng lansangang iyon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga na 12 iba't ibang bunga na manamumunga sa bawat buwan, at ang mga daon ng punong kahoy ay pampagaling sa lahat ng mga bansa. Ang punong kahoy ng buhay na siya magbibigay pag-asang patuloy para sa atin maabot ang kasagdalan ng ating buhay maabot, ipinakita mismo ating Panginoon kay John para malubos ang ating kagalakan. Fountain of Youth ang inialok ng sanlibutan. Ang inialok ng Biblia ay buhay na walang hanggan. Alin ang gusto nyo? Huh. Yung Fountain of Youth o yung buhay na walang hanggan? Matatapos din tayo dun sa Fountain of Youth. Pero sa buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos para sa atin, magpawalang hanggan, mananatili ang ating kabataan. Wow! Napakasarap makarating ng langit. Napakasarap maligtas. Kaibigan, kapatid, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin. Ang Diyos ay dinadalangin tayo ngayong gabi para lamang makasama niya doon sa langit na bayan na kanyang inihanda. Ating pinag-aralan
ay katuparan ng mga bagay na mangyayari sa inaarap na ipinangako ng Diyos.